Yung mga kapwa ko aplikante papuntang Pulan at saka yung mga balak pa lang mag-apply papuntang Pulan, mag-abang-abang po tayo. Bukas na po ng gabi ang update na naman yung raffle. Sana po magdasal po kayo na kami ni Delphin po ay makasama na po para mayroon akong ipapakita po sa inyo na makatulong po ako sa mga marami nagbabalak na papuntang mag-apply papuntang Pulan. Kasi po ang karamihan po ay nakikirandam muna. Ano kasi po sa ngayon kasi po dito kasi sa United Arab Emirates marami kasi ng aplikante po. Sasakay po tayo, may bus. Dito na po tayo. Mabuti po ito kasi hindi maraming pasahero. Opo. Kaya na po tayo. Sige po, maraming salamat po. Ito po yung ano? Ito po yung International City po. Grabe po oh. Persia. Yan po, grabe po oh. Ito po ang view ng ano ng ito po, nandito po tayo sa Misty. Ito po tayo yung France. Grabe po ang lapambas. Ito grabe po, ang dami pong building dito. Yun grabe po, marami kasing nakatira dito. Gagawa ng medyo mas mura ang pamasahe po. Yan po oh. Yan po. Ito po yung International City. Nandito po yung mga bansa na ano, China. Ito po kung ano ng mga bansa, Persia, Morocco, andoon. Dami po. Grabe. Pag nandito ka sa Dubai po, talagang mamangha ka sa ano. Daming building po dito. Kahit saan lugar. Ito po. Grabe po. Papunta po doon, lalo na yung Silicon City. Pag magkapunta tayo sa Silicon City, kukuha po tayo ng ano doon, no? Hanggang doon sa dulo. Grabe po. Ganun po kalupit ang Dubai. Grabe. Yun no, medyo mataas-taas na yung mga building doon sa dulo. Mga nasa mga 10 palapag na. Ito po ay medyo malayo-layo na po to sa sentro ng Dubai. Pero sakop pa rin ng Dubai. Mga ano lang, mga isang oras kalahati yata sa bus. Pero kung may sarili kang sasakyan, mga 30 minutes to 40 minutes lang. Ito po. Sige po. Mag-abang tayo ng bus. Pa yung bus. Hindi pa natin alam kung anong oras. Nakalipat na po ako ng isang bus stop. Yan po. Dito po tayo. Ang ganda po. Grabe po. Pag makapunta po kayo dito sa Dubai, naku po, hindi kayo magsisisi po. Ito po ay pangkaraniwan lang po. Building lang po ito. Hindi pa to yung mga tourist spot talaga. Pero talagang maganda na po. No? Kahit saan ka lilingon ka sa Dubai, grabe po. Dito po sa likod ng moske. Yan po. Grabe po. Sige po. Kung ikaw, kayo po ay baguhan pa lang kayo dito sa akin channel, first time o pangalawa na hindi ka pa naka-subscribe, paki-pindot naman yung subscribe button po para abot tayo ng 100,000 subscriber para makatanggap naman tayo ng plaque po. Sa paisa-isa lang po hanggat, kasi yung 100,000 galing yan sa paisa-isa. Sana po makatulong po kayo sa akin.
panoorin yung buo yung ano, yung mga video ko po. Kung gusto niyo pong mag-apply paputampulan, andun yung ano, mga video ko po paputampulan. Kung Dubai tour naman, yung mga view sa Dubai, kumpleto po. Marami po tayong video, yung traditional boat. Kung saan-saan po tayo nakarating, Dubai Marina po, talagang mamanga ka sa ganda. Hindi mo akalain nandito ka sa Middle East. Parang, pag nandun ka, parang nandun ka sa Europe or America po. Sa ganda po ng ano, ng lugar. Ito po. Yung mga kapo ko aplikante paputampulan at saka yung mga balak pa lang mag-apply paputampulan, mag-abang-abang po tayo. Bukas na po ng gabi ang update naman yung raffle. Sana po magdasal po kayo na kami ni Delphine po ay makasama na po para mayroon akong ipapakita po sa inyo na makatulong po ako sa mga marami nagbabalak na mag-apply paputampulan. Kasi po, ang karamihan po ay nakikirandam muna. Ano kasi po, sa ngayon kasi po, dito kasi sa United Arab Emirates, marami kasing aplikante po, papuntang pulan. Lalo na yung ampulan po kasi, yung embassy, hindi sila tumatanggap ng maraming, ano, yung maraming aplikante. Hindi kagaya dito sa Dubai, sa Taiwan, na pila-pila. Limitado lang po yung mga kinukuha nila sa bawat araw. Sa isang linggo po yata, hindi po parang mayroon apat na araw lang yata yung ano. Kasi may nagkwento sa akin noon, pero hindi pa ko sigurado. Apat na araw lang yung pagproseso. Yan, kukunti lang. Sa dami-dami po ng ano, aplikante dito, yun po, napatagal. Pero yung mga nagtatanong po sa akin tungkol sa aking working permit, kasi sila hindi pa nakatanggap ng working permit noon, talagang natatakot na sila kasi akala nila scam or ano. Sabi ko sa kanila, antay-antay lang po kayo kasi ito totoo naman tong The Distem International. Mag-antay-antay lang po kayo. Kasi yung kasama ko, nauna po siya sa akin pero matagal-tagal din siya nag-antay ng, ano, ng working permit. Nung pag-apply nila sa akin, halos sabay lang po kami. Ibig sabihin, nakajak, nakatsimpo po ako. Ngayon po. Ngayon yung nasa Malaysia at saka Singapore, saka may nagtatanong pa sa akin galing sa nasa ano siya sa Macau. Kasi yung asawa niya nasa Hong Kong, mag-asawa sila. Gusto silang lilipat sa pulan. Nagtatanong din sila sa akin. Pinayuhan ko rin sila na mag-antay-antay lang sa ano, mag-antay. Kasi pareho na po sila nakapagbayad. Ngayon po, itong December 25 yata yun, dumating yung mga maraming bultuhan na ano, maraming working permit. Ano ka, kasi po, mayroon kasi mga problema ngayon. Alam nyo, sa buong mundo po, itong pandemic po, ito po yung nakapabagal po sa pag-apply po natin. Ngayon po, yung nasa Malaysia po, sa iba nga, sa Taiwan, mayroon na po silang appointment sa, sa visa appearance. Ako po, still pa rin na, waiting. Mabuti sila. Kasi nga, doon sa bansa na binabanggit ko, kukunti lang po ang aplikante. Pero, sige lang po. Kaya ko pa naman mag-antay ng ano. Kailangan pag mag-apply tayo, habaan natin ang pasensya. Hindi tayo magmadali kasi baka sa sobra natin pagmamadali, ma-disappoint ka para mawala ka ng gana. Antay-antay lang. Kung magdasalan tayo sa Panginoon, kung ito ba ipagkakaloob niya sa atin. Ang isa pang problema ngayon, yung sigalot sa Ukraine at saka Russia. Sana po ay magdasal po tayo na isa sa kanila ay magpakumbaba. Kasi nga po, pag mag-umpisa ang gira na yan, hindi lang Ukraine at saka Russia. Buong mundo na po, kakalat yan. Kung tayo ay nakaligtas sa pandemic po, yan, marami nang dadaanan natin. Kung hindi ka mamatay sa bala, sabihin ko niyo po totoo po, mamatay po tayo sa gutom.
isa bukod pa yung pandemic, mga sakit-sakit. Ipagdasal natin na hindi matutuluyan. Sa Hebrews 13:1, let brother love continue. Magmamahalan po tayo. Pagdasal natin na sa isa sa kanila magpakumbaba. Kasi nandoon na yung nakatutok na yung mga tangkiligiran, dami. Kabilaan. Gusig na lang ang kulang. Sana po hindi matuloy po yan kasi million-million ang mamamatay. At kawawa yung mga bata. Kasi ang nakasulat sa Biblia po, mga bata ang kawawa. Sige lang po. Sabagay, ang working permit ko ay sa September pa ma-expire. Mag-antay-antay lang po tayo. Huwag tayong magpakawala ng pag-asa po. Ang sa akin naman po, sana po matuloy po ako sa pulan kasi gusto po akong makatulong sa mga kapwa natin, mga kababayan. Kasi pag nandoon po ako, magbibigay po ako ng update po. Araw-araw, kagaya ng ginagawa ko dito, lalo na kung magbakarating na po ako kung ano yung mga sistema, ano yung trabaho, magkano yung sahod, yun ang ipapakita ko po sa inyo. Para po gaganahan po kayong mag-apply. Ako po ay gusto ko po makatulong po na walang bayad po, walang hindi ko maghingi ng komisyon. Ang tulong ko lang po na gagawin yung sa pamagitan lang po sa pamahagi dito kung saan po mag-apply, anong mga sistema. Yun naman po. Magaan kasi ang loob natin kung makatulong po tayo. Huwag na natin hangarin makapira ka. Sapat na sa atin, may trabaho naman tayo. Kasi po ang buhay natin ay pinahiral lang po sa Panginoon. Kaya tutulong po tayo na walang kapalit. Ito po. Malapit-lapita po ang bus. You know, mga bus. Parang out of service naman. You know. Paano tayo magka-uwi? Ah, mayroon na. Yan po, mayroon ng bus po. 24. You know. Sunod-sunod na po. 24 po sa akin natin. Kasi mas mabilis yan. Yan po. Nasakay na po. Yan po. Yan po. Sasakay po tayo. May bus. Dito na po tayo. Mabuti po ito. Kasi hindi maraming maraming pasahero. Yan po. Yan na po tayo. Sige po. Maraming salamat po. Salamat. Salamat po. God bless po. Pag-uwi sa atin. Salamat po.